Isang magandang araw o gabi sa inyong lahat. Magpapakilala muna ako. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Inday, ng probinsya ng Iloilo. 49 na taong gulang at nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa kamag-anak namin sa Marikina. Nangyari ang kwento kong ito sa probinsya mismo namin sa Iloilo. Noong ako ay mga nasa 17 taong gulang pa lamang, kaya mga 30 mahigit taon na ang nakaraan kung hindi ako nagkakamali. Itong mga panahon na ito ay tumigil na ako sa pag-aaral. Hanggang unang taon ko lang kasi sa kolehiyo ang aking tinapos. Ayaw man ng mga magulang ko ay wala pa rin silang magawa, kundi patigilin na lang ako sa pag-aaral dahil wala kaming panggastos. Yung ate ko kasi nag-aaral din noon sa kolehiyo kaya medyo alanganin talaga. Yung tatay ko umaasa lang din sa pagsasaka. At ang nanay ko naman ay isang dakilang labandera. Marangal na mga trabaho pero hindi talaga namin kinakaya. Lalo at meron din akong mga nakababata pang kapatid na nag-aaral din. Sa gastusin pa lang namin araw-araw, medyo hirap na kami noon eh. Doon banda sa kinalalagyan namin, dalawa lang ang bahay. Yung amin at yung bahay ng kaisa-isa naming kapitbahay na sina Lolo Armando at Lola Tinay. Binago ko na lang ng kaunti yung kanilang mga pangalan para itago na rin ang kanilang pagkatao. Malayong kamag-anak nila tatay si Lolo Armando. Pero hindi talaga kami ganun ka-close. Sakto lang kung baga. Kahit nga matagal na rin kaming magkapitbahay. Sobrang sungit kasi ng dalawang matanda. Masyado din silang mahigpit sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, yung mga manok nila doon lang din sa gilid ng bahay namin ng ingitlog at hinahayaan lang namin yon. Pero kapag yung manok namin yung mga itlog doon banda sa kanila, nako, talagang pinapalipat nila. Minsan pa nga pag hindi namin agad na ilipat, pagbabasagi nila ang mga itlog, lalo na si Lolo Armando. Si Lola Tinay po, medyo hindi naman ganun kasungit. Ganun po yung ugali ng dalawa. Pero iniintindi na lang po namin. Lalo at tumatanda na nga rin talaga sila. Nung mga panahon po na iyon, nasa 80 mahigit na sila pareho. Mahina na ang pangangatawan. Pero medyo pumapalag pa rin naman din. Isang araw, meron po kaming bisitang dumating. Mga kaibigan ng ate ko. Itago na lang po pala natin si ate sa pangalang Kim. Pagdating ng bisita ni ate, nagkataon na ako lang din yung nasa bahay. Umalis sila nanay noon dala ang iba pa naming mga kapatid. Dalawang classmate ni ate Kim na babae yung kanyang dinala doon sa amin. Pinaghanda muna namin sila ng makakain para mananghalian. Tumulong na ako kay ate noon. Habang nag-ikot-ikot naman sa labas yung kanyang dalawang classmate, tuwang-tuwa sila noon sa mga alaga naming bibe sa labas ng bahay. Bagong pisa lang kasi ang mga itlog kaya natuwa siguro yung mga ito. Hanggang nung inihanda ko na ang mga pinggan sa mesa at naglagay na rin ako ng tubig sa pichel. Sabi ng ate ko, siya na raw ang bahala pagkatapos nun. Kaya papasok na sana ako sa kwarto ko. Nung bigla namang pumasok sa bahay yung classmates ni ate. Ang sabi nila, may umiiyak daw sa kapitbahay namin. Humahagulgol daw eh, at baka kailangan daw ng tulong. Nung lumabas po kami, narinig nga po namin yon. Humahagulgol si Lola Tinay. Parang umiiyak at tinatawag niya ang kanyang asawa. Nung tignan po namin sa kanila, naabutan naming yakap-yakap nito si Lolo Armando. Hindi na raw kasi humihinga. Sinubukan ko pa pong pulsuhan pero wala na po talaga, Sir Dan. Kahit babae, nagmadali akong tumakbo para humingi ng tulong sa kapitan ng barangay namin. Natagalan pa ako noon dahil malayo-layo kasi yung bahay namin mula doon sa bahay ng kapitan. Pagbalik po namin doon,
mga 30 minutos na po siguro yung nakaraan. Tinignan ng kapitan namin kung patay na ba talaga. At nakumpirma po namin na hindi na talaga humihinga si Lolo Armando. Ang sabi ni Cap, siya na lang daw ang bahalang tumawag sa punerarya. Tapos umalis na po ito para asikasuhin yon. Mga 2 oras po yung nakaraan, dumating na nga po yung taga-punerarya. Halos kasabay lang po silang dumating nila tatay. Nung pagpasok po nila ng bahay, pumunta po agad doon si tatay para tignan nga. Sabay silang pumasok ng mga taga-punerarya. Saktong pagpasok po ni tatay ng kwarto, biglang bumangon yung matanda. Napasigaw yung tatay ko noon. Bilatibay, buhigaliyang yudiputaw. Sigaw ng tatay ko noon. Napamura talaga yung tatay ko dahil buhay pangaraw pala yung matanda kung sa Tagalog pa. Gulat na gulat ang lahat noon dahil nakailang pulso na po kami at hindi talaga yon humihinga. Ilang ulit pa nga po naming sinubukang gisingin yun eh, pero hindi na talaga gumagalaw at hindi rin nagigising. Patay na talaga yung matanda. Pero nabuhay pa rin ulit yon. Yung nangyari po, bumalik na lang yung mga taga-punerarya. Nabigla talaga kaming lahat noon. Ang unang sinabi pa ng matanda, nauuhaw daw siya at gusto raw po nito ng karne. Nung nag-alisa na nga po yung mga tao, bumili pa nga po yung tatay ko ng karne at binigay niya po iyon kay Lola Tinay. Ang sabi naman po ni Lola Tinay, siya na raw yung bahalang magluto. Nalaman lang po namin noon mula kay Lola Tinay na ilang araw na raw palang nakaratay ang kanyang asawa. Bumibigay na raw ang katawan ni Lolo Armando. Kaya pala hindi namin ito nakikitang lumalabas ng ilang araw na noon. Pumunta po noon si Lola Tinay sa bahay namin para magkwento. Minsan lang pong mangyari yon na pupunta talaga ito sa bahay. Kaya halata po talaga na sobrang problemado yung matanda sa mga nangyayari. Doon na rin po nito na ikwento na may sakit na raw pala ang kanyang asawa, pero hindi lang daw nila pinapahalata. Hindi rin daw yun yung unang pagkakataon na namatay na si Lolo Armando, pero nabuhay pa rin ulit. Hindi raw siya sigurado, pero matagal na raw siyang merong napapansing kakaiba sa kanyang asawa. Pero hindi daw muna nito sasabihin sa amin. May nangyayari daw kasi sa asawa niya, kaya hindi ito mamatay-matay. At sasabihin lang daw niya sa amin kapag nakumpirma na nito ang tungkol doon. Pagkatapos po nun, umuwi na agad si Lola Tinay. Nagtinginan lang kami nila tatay noon dahil hindi namin maintindihan o ayaw lang talaga naming aminin sa mga sarili namin kung bakit hindi raw mamatay-matay ang matanda. Siyempre, sa lugar po namin sa Iloilo, alam namin na kapag yung isang matanda na may malubha ng sakit ay hindi pa rin mamatay-matay, at meron pang pagkakataon na parang namatay na pero nabuhay pa rin ulit, may iisang bagay kaming alam na dahilan na baka isang aswang. Dahil alam po ninyo, kapag yung isang aswang na bumibigay na yung katawan ay hindi pa rin naisalin sa iba ang kanyang pag-aswang, hindi daw talaga ito mamatay-matay hanggat hindi niya mailipat sa iba. Madalas pa sa kanyang kadugo mismo. Ang problema, wala na silang anak. Yung kaisa-isa nilang anak ay namatay rin sa sakit matagal na panahon na. Kung may sasaluman, walang iba kundi si Lola Tinay. Yan ay kung ipagpalagay muna natin na hindi rin siya aswang. Duda namin hindi pa. Dahil kung aswang na siya, wala siyang dahilan para sabihin sa amin ang mga nalaman niya sa kanyang asawa. Nung gumabi na, nagulat kami dahil merong kumatok sa pinto namin. Walang iba kundi si Lola Tinay. Meron daw siyang importanteng sasabihin kay tatay. Naupo kami noon sa may sala. Ang sabi ng matanda,
Yung karne daw na ibinigay ni tatay, nalulutuin na sana niya. Naabutan daw niyang kinakain na ng hilaw ng kanyang asawa. Bukod pa doon, ibang iba daw yung itsura ng kanyang asawa nung ginagawa niya iyon. Parang hayop daw na uhaw na uhaw. Nilantakan daw niya yung karne nang walang habas. Hindi niya alam na nakita na siya ng kanyang asawa. Yung nakakatakot po doon, nanginginig na raw yung kamay ng matanda na parang hinang-hina na at hindi na talaga kinakaya ng kanyang katawan. Pero nagawa pa rin niyang kumain ng hilaw na karne. Ang sabi ni Lola Tinay, kumpirmado raw. Aswang nga talaga yung kanyang asawa. Nakita rin daw niya mismo yung nakakatakot nitong mukha. Kaya raw pala minsan ay nawawala ito kapag hating gabi. At nagtataka na rin daw si Lola Tinay noon kung saan ito nanggagaling sa kanyang pag-uwi. Sinabihan agad ni tatay noon si Lola Tinay na kahit anong mangyari, kapag sinabihan siya ni Lolo Armando na tanggapin ang pag-aswang, ay tanggihan na dapat nito. Pinaulit-ulit yun ng tatay ko sa kanya at wag na wag daw siyang magpadala sa awa sa kanyang asawa. Umiiyak noon si Lola Tinay. Hanggang sa sumunod na gabi, napadaan po kami doon ni nanay. Bumili kami ng pang-ulam noon sa hapunan. Nung marinig ulit namin na umiiyak si Lola Tinay at ang sabi nito, "Hindi nga pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Ayokong maging katulad mo." Narinig po naming sabi ni Lola Tinay noon. Mukhang pinipilit siya ni Lolo Armando na tanggapin na ang pag-aswang. Nagmadali kaming umuwi noon at sinabi namin kay tatay ang aming narinig. Siyempre, nag-alala po yung tatay ko para kay Lola Tinay. Ito ay sa kabila ng katotohanan na si Lolo Armando naman talaga yung kamag-anak ng tatay ko. Yung ginawa po namin, nagmadali kaming pumunta doon sa kabilang bahay. Tatlo kami nila tatay at nanay. Hindi na kumatok si tatay at hindi naman nakalak yung pinto. Diretso na po kami noon at doon po namin naabutan ang nakakakilabot na bagay. Inihila ni Lolo Armando si Lola Tinay palapit sa kanya habang nasa higaan po ito. Nakabuka na po yung bunganga ni Lolo Armando noon at yung mukha nito nakakatakot talaga. Parang hindi na rin nalalaban si Lola Tinay na siguro talagang nagpadala na siya sa kanyang awa, sa kanyang asawa. Dahil hindi pa rin ito makapagpahinga hanggat hindi niya naipapasa ang kanyang pag-aswang. Agad na hinila ni tatay si Lola Tinay palayo sa kanyang asawa. At sa punto na iyon, nagalit si Lolo Armando. Kahit hinang-hina na, parang naging agresibo pa rin ito. Na parang gusto nitong atakihin yung tatay ko. Habang naglalaway na ito, doon na nga siya tinulak ni tatay pabalik sa kanyang higaan. At agad na hinawakan ni tatay yung dalawang kamay nito at nilagay yon sa kanyang likuran. Sabay tinali yon gamit yung kumot mismo sa higaan. Inutusan kami ni tatay noon na magmadaling tumawag ng albularyo. Agad naman naming ginawa. Pagbalik po namin dala ang albularyo. Pagpasok pa lang po ng albularyo sa kwarto, ang sabi po nito, bumibigay na nga raw yung katawan ng matanda. Pero walang duda daw na isa nga itong aswang. At yung pagkaaswang daw na ito, yung pumipigil sa matanda kaya hindi pa raw siya tuluyang nalalagutan ng kanyang hininga. Lumabas raw kaming lahat at meron daw siyang paraan na gagawin. Lumabas nga po kaming lahat noon. Ilang minuto ring nag-aangil si Lolo Armando na parang hirap na bago po ito tumahimik. Mga 20 minutos po, lumabas na yung albularyo. Meron siyang hawak na bagay na binalot niya sa itim na tela. Tapos humingi ito ng gas at sinunog niya yon sa may likod ng bahay. Nung tignan namin sa loob ng kwarto, maayos na yung lagay ni Lolo Armando. Nagpahinga na ito.
at parang maliwalas naman ang kanyang mukha. Ang sabi nung albularyo, may paraan daw talaga na tanggalin ang pag-aaswang na hindi kailangang may bagong katawang tumanggap. Pero ang kapalit, mamamatay na raw ang orihinal na aswang. Ang sabi niya, mas maigi daw na ilihim na namin ang tungkol doon at ilibing na lang daw agad ang matanda. Sinunod po ni Lola Tinay ang lahat ng bili ng albularyo. At pagkatapos nga ng libing, umuwi na si Lola Tinay sa kanyang kapatid doon sa Guimaras. Totoo talaga ang tungkol sa pagpasang ginagawa ng aswang bago pa man sila mamatay. Sinasali nila ang kanilang pag-aswang. Mabuti na lang at hindi yun nangyari kay Lola Tinay. Dito ko na rin po ito tatapusin, Sir Dan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito at paalam. Ako nga po pala si Jason. Katatapos lang po noon ng bagyong Yolanda, halos lahat po ng mga probinsya noon sa Kabisayaan apektado. Dahil nga sa lakas po ng bagyo noon, ang ate ko po ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno kung saan sila po yung naka-assign para mamigay ng mga relief goods sa mga nasalanta po ng bagyo. Sa isang probinsya po noon na sakop ng Isla ng Panay kami naka-assign. Hindi ko na rin po babanggitin siguro, pero apat lang naman po na probinsya ang sakop ng Panay. Ang Aklan, Capiz, Antique at Iloilo. Abala po kami noon, wala pong pinipiling araw. Dahil nga po nagtatrabaho si ate sa isang ahensya ng gobyerno, isa po ako sa mga kinuha niyang mag-volunteer. Ako naman po ay pumayag po agad, lalo at hindi na rin naman po bago sa akin ang ganong mga gawain. Dahil lagi naman po akong nagbo-voluntaryo. Napakaraming nangangailangan noon ng tulong. Ang daming nawalan ng bahay at kabuhayan. May mga lugar po noon na hindi pa pumapasok dahil sa dami ng mga punong kahoy na nakahambalang sa mga daan. Wala rin pong kuryente noon at ang ibang mga lugar ay lubog pa po sa putik. Marami rin pong namatay noon. Mga ilang araw na po kaming namimigay. Dumami na rin po yung mga nagbolontaryo. Magdamag po kaming nagpupuyat sa pagbabalot ng ipapamigay. Hindi po biro ang trabaho noon at ginagawa po namin yon ng libre, syempre. Nangyari ang isang karanasan na maituturing ko pong nagpabago sa aking pananaw sa mga kababalaghan. Sa totoo lang, hindi naman po ako mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Napakinggan ko lang po ang isa sa inyong mga kwento at nakarelate po ako doon. Agad ko pong naalala ang panahon po ng bagyong Yolanda na nagbolontaryo nga po ako sa pamimigay ng relief goods. Kaya heto at ako naman po yung magbabahagi ng kwento. Hapon na po noon isang araw nang makatanggap po sila ate ng tawag na may isang liblib raw na baryo na hindi pa naaabutan ng tulong. Unpassable pa rin kasi daw yung daan nang mga ilang araw pagkatapos ng bagyo. Hindi pa makapasok yung sasakyan kong baga. Nung nilinis na at pwede nang makadaan ng mga sasakyan, agad nga po kaming nakatanggap ng tawag na magsimula na raw kaming mag-abot ng tulong doon sa baryo. Marami na rin daw po yung taong humihingi ng tulong. Hindi agad natugunan ang kanilang pangangailangan. Nung pumunta po kami doon, nagsimula na po yung kababalaghan. Pagdating po namin doon ay gabi na po, dahil hapon na nga rin po kami tinawagan. Balak po sana namin noon na ipamigay na po yung relief goods kahit bandang alas 8 na rin po ng gabi noon. Siyempre, natagalan pa po kami sa pagkakarga at medyo malayo nga po yung baryo. Yung mga kalsada pa po noon sa ibang parte, maputik po dahil hindi pa sementado. Sinalubong po kami noon ng dalawang tanod at sumakay po sila para magsilbing guide na rin po namin. Inabangan lang po kami nila sa may bukana po ng kanilang baryo. Pagdating nga po namin sa barangay hall, kinausap kami ng kapitan ng baryo
Lima lang po kaming nag-volunteer noon. Bali, anim po kami dahil kasama din po namin si ate. Na kung baga ay nagrepresenta ng ahensya ng gobyernong kinabibilangan po niya. Ang sabi po ng kapitan, parang alanganin na raw pong i-distribute pa yung mga goods dahil gabi na rin po talaga noon. Kaya sinabihan na raw po nila yung mga tao na pumunta na lang doon sa barangay hall kinabukasan. Siyempre, marami-rami rin po yung tulong. At hindi po namin ito turn over ng ganun-ganun lang. Dahil kami po talaga dapat yung mag-aabot ng tulong para masiguro pong maabutan po yung lahat. Umulan pa po ng gabing yon kaya pinayuhan po kami ng kapitan na magpalipas na lang daw po kami ng gabi doon sa barangay hall. Total, nag-uwian na rin naman ng mga evacuees na tumuloy doon ng bumagyo. Kasi nga ilang araw na rin po yung nakalipas. Nag-provide naman po sila noon ng aming mahihigaan. Nahiga na po kami noon at natulog. Nga pala, yung tanod nga po pala ay isang babae at isang lalaki. Kami naman pong mga nandoon ay halo-halo lang din po. Bale, kami pong mga lalaki ang magkakatabi. At sa kabilang side naman po ng kwarto yung mga babae. Nakatulog na po silang lahat noon at ako na lang po yung natitirang gising. Nagbabaka sakali po ako noon na magkaroon ng signal dahil wala nga pong signal nung maaga pa po. Ilang sandali pa po ay nagkahulan po yung mga aso doon sa labas. Napabalikwas po noon si Kuyang Tanod doon po sa may labas ng barangay hall. Nakaupo po kasi ito doon at medyo natutulog na rin po sana. Nakikita ko po kasi sa may bintana. Lalo at binuksan po namin yon para makapasok po yung hangin. Dahil wala nga pong kuryente noon. Akala po siguro ni Kuya meron pong dumating. Kaya nagkahulan yung mga aso. Tuloy-tuloy po yung kahulan noon. Po yung tanod na babae na nandoon na rin po naman kasama namin sa loob ay napalabas na nga rin po. Dahil po doon ay napabangon ako para sana magtanong kung sino nga ba yung dumating. Nung lumabas po ako ay doon ko na po napansin na yung nagkakahulang mga aso. Sa taas po lahat yung kanilang kinakahulan. Parang may kung ano po doon sa mga puno na nakikita nila na hindi namin alam. Natumba na po ang karamihan sa mga puno dahil sa bagyo. Pero marami pa rin naman pong mga puno na nakatayo. Meron pong mga nyog at meron pa nga pong malaking puno ng mangga doon banda. Wala nga lang pong mga dahon dahil nga po sa lakas po ng bagyo. Tumila na rin po yung ulan noon kaya talagang mapapaisip ka po kung anong tinatahulan ng mga aso. Kinuha po ni Kuyang Tanod ang kanyang flashlight. Inisa-isa po niyang ilawan ang mga natitirang puno. Napalunok po ako ng laway noon habang ginagawa yun ng Tanod. Dahil talagang nagwawala po yung mga aso. Nung ilawan po niya yung isa po sa mga natirang puno ng nyog, bigla pong nahagip ng ilaw ang isang malaking ibon na kulay itim. Bago nga po yun lumipad palayo. Ibon lang pala. Sa isip ko pa po noon. Pero nagulat po ako nang bigla pong nagmadaling pumasok ang dalawang tanod. Kaya sumunod na lang din po ako. Bakit po kayo bigla ang pumasok sa loob ng barangay hall? Tanong ko pa. Ang sabi po ng babaeng tanod. Sa tagal namin dito, alam na namin kung normal nga ba yung ibon o hindi. Sagot pa po nito. Ano bang ibig niyong sabihin? Dagdag ko pa pong tanong noon. At ang sabi po nila, yung malaking ibon daw po na iyon na nakita namin, maaari daw na alaga yun ng aswang o yun na mismo yung aswang. Kung titignan naman po kasi talaga, kakaiba po talaga yung ibon. Yung laki po nun talagang mapapaisip ka po. At yung mata po nun, nung tamaan po ng ilaw, kitang kita ko pong pulang pula. Tumigil din po yung mga aso sa kanilang pagkahol noong lumipad na po yung malaking ibon. Lahat po ng pinto noon, sinigurado po ng mga tanod na nakalak. Ang sabi nila, sa tuwing may mga dayo daw kasi doon,
may nangyayari talagang kababalagan. Ginising po nila yung mga kasama namin at sinabi po nilang lumayo ang mga ito doon sa may bintana. Ilang sandali po pagkatapos naming magising, doon po sa likod ng barangay hall naman, nakarinig po kami ng biglang bumagsak sa bubong po doon banda. Hindi naman po ganun kalaki yung barangay hall pero parang dugtong po kasi yung nagsisilbi na rin po nilang maliit na health center. Nung marinig po namin yung nasa bubong, talagang parang unti-unti po yung naglakad palapit po doon sa kung saan kami naroroon. Tumigil nga po yon sa tapat po mismo ng aming kinalalagyan. Nakatingala lang po kaming lahat noon. Nag-aantay kung anong sunod na gagawin nang kung ano pong nasa itaas. Hanggang sa parang tahasa na po nitong niyuyupi yung yero na parang gusto po nitong wasakin yon. Doon na naman po nagtakbuhan ng mga aso palapit po sa barangay hall. Sabay kahol ng kahol po yung mga ito. Nakasara naman po lahat ng pinto at yung mga bintana. Pero wala pong mga kurtina yung bintana na gawa lang po sa jalousy. Na meron pa nga pong parte na may mga blanko na po sa bintana. Nabasag na po siguro. Ang hindi ko po malilimutan noon, Sir Dan, nung tumigil po yung nasa bubong, lalabas na po sana yung tanod na lalaki para tignan. Nang bigla ko pong nakita na mula po doon sa mga blankong jalousy ng bintana, sa may bandang likod po ng barangay hall, may sumili pong kakaibang nilalang. Sumakto po kasi doon yung ilaw na nagmumula po sa flashlight ng cellphone ko. Nung naituto ko po doon yung ilaw, kitang kita ko po talaga ang isang nilalang na pulang pula po yung mga mata. Parang nakabitin po ito ng pabaliktad at sumili po yon doon sa siwang ng bintana. Kaya agad ko pong hinila yung tanod pabalik. Kahit nga po yung tanod na patras din po dahil nakita rin po niya yon. Nagsigawan po noon sila ate. Nakatitig lang po sa amin yung nilalang po na yon. Inisa-isa po kami noon na parang wala man lang po itong pakialam kahit nakita na po namin ito. Talagang tinitignan po nito kami isa-isa. Ngumisi pa po ito nang makitang takot na takot po kami. Nung ginawa po niya yon, kitang-kita po namin ang mga pangil. Nanginginig po ako noon habang hawak-hawak pa rin po yung aking cellphone. Maya-maya pa ay pinasok po niya yung kanyang kamay doon po sa parte na meron nga pong blankong jalousy, na parang balak po nitong tanggalin pa ang ibang jalousy sa bintana. Natigilan po kaming lahat noon dahil po sa kaba. Pero nagulat na lang po ako noon na yung babae pong tanod mabilis pong lumapit doon sa may bintana. Sabay sinabuyan po niya yon ng asin. Dahil nga po meron pong mga temporaryong tumira doon sa barangay hall nung bumagyo, may mga natira pa po doong mga gamit at mga pampalasa. Dahil doon na nga rin po sila nagluluto sa ilang araw po na pananatili doon ng mga evacuees. Kaya meron po silang nakuhang asin doon. Nung ginawa po yun ang tanod, kitang-kita po talaga namin na nasaktan po yung aswang na nakasilip nga po sa may bintana. Sabay mabilis po yung tumalon. Nakarinig po kami noon ng hiyaw mula sa nilalang po na yon, na parang nasaktan nga po yon. Yung mga aso po noon tumahimik na po dahil nasa may bandang harap nga po sila ng barangay hall, samantalang nasa may likod naman po yung sumilip po sa bintana. Ngunit nung tumalon po ito sa bintana, hindi man po namin alam kung saan yon dumaan. Narinig na lang po namin noon na yung mga aso po doon sa may harap po ng barangay hall ay muli nga pong nagtahulan. Nung tumahimik na po yung mga aso, lumabas po yung dalawang tanod at pati po doon sa itaas po ng bubong, sinabuyan na rin po nila ng asin para lang daw makasiguro. Hindi na po kami nakatulog noon
Kinaumagahan, nalaman nga po ng kapitan yung nangyari. Hindi rin po ito makapaniwala. Pero marami po kasi kaming nakasaksi. Ang sabi po nito sa amin, baka nakursunadahan nga raw po kami. Pero maigi daw na wag na lang naming ipagsabi pa. Baka matakot pa daw kasi yung mga kababaryo niya. Maaga pa pong nagsimula yung pamimigay ng tulong noon. Binilisan lang po namin yon. Dahil gusto po naming makaalis na po doon sa baryo. Balak po sana naming bumalik doon para sa second batch po ng tulong. Pero ibang team na po yung sinabi naming pumunta doon. Sinabihan po namin sila noon na agahan nila at wag na silang magpagabi pa sa lugar na yon. Napakahirap pong paniwalaan na sa panahon po na yon, may ganun pong nangyari sa amin. Pero pilit na lang po naming kinakalimutan yon. Hanggang dito na lang din po yung kwento ko na ito. At sana po ay mapili. Hello sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong channel. Tawagin niyo akong Baldo ng Agusan del Sur. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking karanasan. Kasama yung mga kaibigan kong sina Makoy at Kaloy. Binatilyo pa lamang ako noon. Aminin kong napabarkada ako kasama yung dalawang ito. Kung saan saang purok po kami nakakarating para lang makipag-inuman. At kung saan merong okasyon ay naroroon din kami palagi ng mga kaibigan ko. Natutunan ko kasi yung pag-iinom ng alak dahil sa aking ama na isa ring lasenggero. Paano ba naman kasi, bata pa lang ako, palagi na niya akong kasakasama saan man ito magpunta para makipag-inuman. At tinuturuan rin po niya akong maging tanggero ng alak sa harapan mismo ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman, noong nag-edad na ako ng 16, ay nagsimula na akong makipag-inuman at nabarkada na rin ako sa iba't ibang mga tao. Simula nga po noon, palagi na akong sumasama sa mga barkada kung wala namang ginagawa sa buhay. Kundi yung makipag-inuman lang din at makipagbasagan ng ulo habang dumadayo sa kung saang-saang mga liblib na purok. Hanggang sa isang araw, napagplanuhan naming magkakaibigan na pumunta sa isang purok na nasa may pagkaliblib na lugar. May gaganapin raw kasing mga pistahan sa purok na iyon, kung kaya't pumunta nga raw kami doon dahil sa marami yung pagkaing nakahanda at malamang sa malamang, marami na naman kaming alak na maiinom. Ikaw talaga, Kaloy. Ang dami mong alam pagdating sa mga ganyang klaseng bagay. Nakangiti ko pang wika sa kaibigan ko. Naman, ako pa ba? Alam mo naman tayo pagdating sa alak eh. Nagkakasundo tayo dyan. Wika rin ni Kaloy. Teka, hindi ba't ang balita ko'y meron daw aswang sa purok na iyon? Baka mamaya, pinamumugaran ng aswang yung lugar na iyon. Tapos doon pa tayo pupunta, baka mayari pa tayo doon. Reklamong wika naman ng kaibigan kong si Makoy. Naniniwala ka naman sa mga ganyang sabi-sabi oh. Mga walang magawa lang sa buhay yung nagpapakalat ng mga ganyang kwento. Hindi totoo yan. Malabong pinamumugaran nyo ng mga aswang. May naging kaibigan ako sa purok na iyon. Kaya nga niya ako inimbitahan na pumunta roon eh, at isama ko raw kayo. Nakangiting wika naman ni Kaloy. Talaga? Hindi ayos. Akala ko, totoo eh. Baka may aswang talaga sa purok na yon eh. Sabi ko naman. So paano na nga? Punta ba tayo doon? Tanong ulit ni Kaloy sa amin. Sige, walang problema. Pero, kailan ba tayo pupunta doon? Tanong ko naman sa kanila. Bukas ng hapon, pupunta tayo doon. Sabihan ko na lang yung iba pa nating kaibigan. Tugon naman ni Kaloy at agara na nga itong nagpaalam. Sige tol,
may pupuntahan na rin kasi ako eh. Pagpapaalam naman na wika ni Makoy at sumunod na nga rin ito kay Kaloy. Ako naman ay pumasok na rin sa loob ng bahay namin dahil naririnig kong tinatawag na ako ng aking ina at paniguradong merong ipapagawa sa akin. Pagpasok ko, "Bakit po nay? May iutos po ba kayo sa akin?" Tanong ko pa sa kanya. "Ano na naman ba yung pinag-uusapan ninyong magkakaibigan ha?" Tanong pa ng aking ina. "Ah, wala po yun ay. Maiksing tugon ko lamang." "Wala? Malamang sa inuman na naman ang kanilang pinag-uusapan. Alam mo naman itong si kuya, napakalasinggero na." Inis naman na wika ng kapatid ko. Sinaway ko naman siya at sinabihang huwag nang maingay at baka marinig pa siya ni nanay. At mapagalitan na naman ako. "Paano? Napakalasinggero mo kasi. Kaya palagi kang pinapagalitan." Pagalit pang wika ulit ng kapatid ko. Akmang pagsasalitaan ko pa sana ito nang marinig ko naman yung aking ina na nagtatalak na naman at galit na galit na halos batuhin na nga ako ng kaldero dahil sa narinig pala niya yung usapan namin ng kapatid ko. Galit na galit po ito at sinabihan akong manang mana sa aking ama na wala nang ginawa kundi yung magpakalasing. Hindi na nga raw makatulong sa bahay ay wala pang ginagawang matino. "Grabe naman po kayo makapagsalita, nay." Anya ko pa sa aking ina. "Oh, bakit? Totoo naman yung sinasabi ko sa'yo ah. Ikaw na bata ka, kapag nagkasakit ka sa ginagawa mo, malilintikan ka talaga sa akin." Sigaw pa ng aking ina. At tinutukan pa nga niya ako ng sandok na hawak-hawak nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagluto na ako ng pagkain para sa mga kapatid ko at nagbihis na rin ng damit. Baka kasi mapagalitan na naman ako ng aking ina. At mapagsabihan na naman ako ng wala sa oras. Ilang sandali pa ay lasing na naman yung aking ama nung umuwi ito. Kaya nagdadabog nga ito at kanya akong tinanong kung saan nga ba ako pupunta. "Diyan lang ho. Maiksi ko namang tugon dito." "Anong diyan lang? Saan nga yung diyan na pinagsasabi mo?" Pabalang naman na sambit ng aking ama. "Makikipag-inuman lang sa mga kabarkada ko doon sa kakilala ng kaibigan ko." Anya ko pa sa kanya. "Eh, saan nga sabi?" Tanong pa po ulit nito. Dahil sa napansin kong medyo mataas na nga yung boses ng aking ama, kaya't binanggit ko na lamang sa kanya yung purok na pupuntahan namin. Nang marinig nga niya yung sinabi kong lugar, nagulat na lang ako nang bigla-bigla itong nagtaas ng kanyang boses at nagwika na, "Doon pa talaga? Hindi ka pwedeng pumunta doon. Alam mo namang delikado yung lugar na yon, di ba? Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka." Sabi pa nga po nito. At sinigawan po nito ako. Halos mabingi na nga ako sa sigaw ng aking ama na animo'y hindi ito lasing na magsalita. Paulit-ulit yung kanyang sinasabi na huwag akong pumunta sa lugar na iyon. Huwag ko raw talagang tangkaing pumunta pa roon kung ayaw kong mapahamak. "Yung mga bali-balita bang merong aswang doon yung ibig mong sabihin, tay?" "Hindi totoo yan. Isa pa, hindi naman kami magtatagal roon eh. Uuwi din kami kaagad." Wika ako naman sa aking ama. Nagwika naman yung aking ina. Napakinggan ko na lang yung payo ng aking ama at wag nang magmatigas pa ng ulo. "Pati ba naman kayo, nay? Nagpapaniwala pa sa mga ganyang bagay?" Anya ko pa sa aking ina. At pati na rin yung aking ama ay nasagot ko nga rin ng pabalang. Pagkat kung ito yung umaalis ng bahay para makipag-inuman ay wala namang makakapigil sa kanya at hindi siya pinapakailaman. Kaya sana wag na rin akong pakailaman
Kung ano man yung nais kong gawin sa buhay, malaki na rin ako noon eh. Kahit na magpakalasing pa ako, wala na siya roon eh. Dahil kung tutuusin, pareho lang naman kami. Pareho kaming lasenggo. Yun po yung nasa utak ko noon. Sandali namang tumahimik yung aking ama. At ng mga oras na yon, ay nakaramdam na po ako ng konsensya sa sarili ko sa mga ginawa ko. Kung bakit ko nga ba nasabi sa kanya yon. Kahit naman kasi barumbado yung aking ama, hindi pa kami nag-away ng ganon na talagang nagkasagutan. Kaya syempre, hindi ko rin nagustuhan yung nagawa ko. Kapag nagtatalak po kasi ito, tuwing nalalasing, ay umaalis na lamang ako at pumupunta sa mga barkada ko. Hindi naman ako nag-aalala sa mga kapatid ko, pagkat hindi naman po nananakit yung aking ama. Kahit gaano pa ito kalasing, hindi po siya ganong tao. Lasinggero lang po talaga ito. Hindi tulad ng ibang lasenggo na kapag nalalasing ay talagang nananakit ng kanilang mga anak o namamalo ng kung anumang mahawakan ito o nambabato ng mga bagay kapag nagwawala. Hindi ganon yung aking ama. Bago pa man ako makapagsalita ay nagwika itong pakinggan ko umano yung payo niya. Dahil para sa akin naman raw ang kanyang sinasabi. Nang sa ganon ay hindi nga ako mapahamak. Pero hindi na po ako sumagot noon at sinabihan ko na lang yung mga kapatid ko. Dahil aalis na ako at sila naman yung bahala sa lasing na naming ama. Makalipas nga po yung ilang sandali, nagkita-kita na kaming magkakaibigan. At noong makompleto na kami, agara na nga kaming naglakad papunta sa nasabing purok. Hindi ko talaga sinunod yung payo sa akin ng aking ama. Lumipas po siguro yung mga mahigit isang oras. Nakarating na nga kami sa purok na sinasabi ng kaibigan ko. Sa bungad pa lamang kami ng purok ay nakita na namin at narinig yung masayang mga tao, pati na rin yung mga tugtugan. At meron ding mangilan-ngilan na nagtitinda sa mga bangketa. Subalit yung pinagtataka ko po noon ay yung sabi ng kaibigan ko, may kapistahan raw na gaganapin sa purok na yon. Pero hindi naman ganun karami yung mga tao at halata na hindi rin yon mga dayo na nakikipista. Yun bang tipong parang wala namang pumupunta? May mangilan-ngilan naman akong taong nakikita. Pero sa tingin ko, tagaroon lang talaga yon. Dahil nga sa kakaiba kong makatingin sa amin at parang may lihim na galit, palihim kong nililibot yung aking paningin sa buong paligid. Nang bigla po akong tapikin ni Kaloy sa balikat at sinabihan niya ako, nabilisan na lang namin yung paglalakad nang sa ganoon ay makakain na kami at makapagsimula na ng inuman. Agara na nga kaming nagtungo sa bahay ng kakilala ni Kaloy. Nang makarating na kami sa bahay na yon na pupuntahan namin, masaya kaming binati ng isang lalaking nagngangalang Carlito. At agaran ngang pinapasok sa bahay nito at kumain na. Sa paglipas po ng ilang sandali, nagsimula na kaming mag-inuman sa may balkonahe ng bahay na yon. At tulad ng nakagawian, ako po ulit yung naging tanggero. Ilang minuto pa yung nakalipas, habang nagkukwentuhan kami, ay hindi ko maiwasang tumingin sa may loob ng bahay. Dahil parang meron talagang kung sino na nagmamasid sa amin. Di ba po, minsan nakakaramdam rin talaga tayo ng ganon na parang nararamdaman natin kapag merong nakatingin. Ganon po yung nararamdaman ko noon. Napansin ko rin noon na parang hindi mapalagay si Kaloy at panay yung kanyang pagsulyap sa akin at titingin-tingin rin sa gawi kung saan ako nakatingin. Hoy tol, tagayan mo na to ng alak. Inaamag na yung baso eh. Pabirong wika pa sa akin ni Makoy. Dali-dali ko namang tinagayan yung baso at ipinasa ko nga kay Makoy
Pinipilit kong wag na lamang pansinin yung kakaibang nararamdaman ko sa may loob ng bahay. At sa pagiging tanggero ko na lamang, tinutuon yung aking pansin. Ngunit habang tumatagal at dumidilim na, ay paiba na nga ng paiba yung nararamdaman ko. Nakakarinig na rin ako ng kakaibang mga ingay na animoy nag-aangil. Subalit mahina lamang iyon at para bang bumubulong-bulong lamang. Kasunod po noon ay ang pagsinghap-singhap ng isang matandang lalaki na naroroon sa may labas ng bakuran at para yung pusa na nakakain ng kung ano at nasusuka. Naisip ko noon na baka lasing lamang yung matanda na iyon. Dahil siyempre, pista nga sa lugar na iyon. Subalit kahit anong pagbabaliwala yung gawin ko, hindi ko pa rin maiwasan na hindi mapatingin sa matanda. Nang sa walang ano-ano ay hindi ko maiwasang mapatayo kagad dahil sa nakakakilabot na itsura ng matanda. Pagkat kitang kita ko na parang nagtataasan ang kanyang mga buhok habang nalilisik naman ang kanyang mga matang namumula na hindi ko mapaliwanag kung bakit. Kagad namang hinawakan ni Kaloy yung balikat ko at noong tumingin ako sa kanya, umiling-iling ito na tila ba nagsasabi na wag na akong tumayo. Kaya napatingin ako muli sa matanda at sa pagkakataon na iyon, natanaw kong wala na roon yung matanda. Bagkos, isang napakalaking baboy na lamang yung nakita ko. Nagbabaga rin yung mga mata ng hayop at naglalabas po yun ng nakakapangilabot na paghagok. Agara naman po kaming nagsipulasan na magkakaibigan dahil nga nabigla kami sa mga pangyayaring yon at nakita ko nga si Carlito na tumalon mula sa balkonahe, bitbit yung bote ng alak. At pagkatapos, walang pag-aalinlangan na nilapitan po nito yung nilalang at hinampas po niya ng bote. Subalit, mabilis po siyang nasunggaban nang nilalang na iyon at medyo nagkagulo na nga po. Pero nakita kong nawala ng balanse si Carlito kaya't mabilis po yung natumba at dinumog po siya ng malaking baboy na iyon. Mabilis na po akong dumampot ng putol na kahoy noon nung nakalabas na nga po kami sa bahay at nakababa na rin doon sa bakuran. Pati naman yung dalawa kong kaibigan ay pumulot rin po ng bato at walang habas na pinagbabato nila yung nilalang na iyon. Samantalang ako naman ay sinubukan ko ring hampasin ng pamalo yung nilalang na iyon. Aswang yan! Patayin na lang natin! Aswang yan! Galit pa na wika ni Carlito nang makawala nga ito sa pagdumog sa kanya ng hayop. Subalit, dahil meron na nga kaming tama ng alak kung kaya't hindi na namin napuruhan pa yung aswang at nakatakas po yon. Dahil sa mga nangyari ay hindi na nga namin na ituloy pa yung pagiinuman kung kaya naman ay napagpasya na lamang naming magsiuwian na. Saan ka ba naman makakakita na merong naglalakad na tao tapos nalingat lamang kami ng ilang sandali at bigla yung naging hayop? At nung nakita nga yun ni Carlito at tinatake niya yung hayop, bigla po siyang dinumog nun. Nahalata talaga na hindi yun ordinaryo. Kilala pala ni Carlito yung matanda na yon at matagal na raw palang pinaghihinala ang aswang sa lugar na yon. Hindi raw yun taga roon, pero madalas raw po nilang makita yung matanda na naglalakad-lakad sa daan at bali-balita na raw na isa nga yung aswang. Sabi pa ni Carlito, marami raw talagang mga aswang doon na talagang harap-harapang umaatake. Kaya ang sabi po nito, mag-ingat daw kami sa aming daan pa uwi. Yung isa ko pa pong pinagtataka noon, parang sanay na po yung ibang mga tao roon sa mga ganong klaseng eksena na parang binaliwala lang nila yon pagkatapos ng mga nangyari. Nung naglalakad na nga po kami pa uwi at naroroon na kami sa may malawak na talahiban
na medyo walang mga bahay. Bigla na lang po kaming napahinto nang makaramdam kami ng kakaibang ingay sa may gilid ng daan. Napatanong pa ako sa mga kaibigan ko kung ano ba yung naririnig namin na mga kaluskos, at hindi naman sila makasagot hanggang sa nakarinig na nga kami ng paghagok ng baboy na nakakapangilabot yon. Patingin kami sa bahagi kung saan ang gagaling yung ingay na yon. Ganon na lamang yung kabat-kilabot na naramdaman namin nang sa walang ano-ano ay bigla kong nakita yung baboy na kanina lang ay nagawa nga naming saktan. Yun na yun po talaga yon, na parang sinusundan po kami nito at naglalakad lang po yon sa aming likuran. Lintik tol, sinusundan tayo. Bulalas pa na wika sa amin ni Kaloy at agara na nga kaming kumaripas ng takbo. Tatlo lang po kami noon eh, dahil hindi naman sumama yung iba pa naming mga kaibigan. Yun po yung punto na parang bigla na lang nawawala yung iyong ininom dahil nga sa labis na kaba. Naririnig po talaga naming tumatakbo yun eh. Hinahabol po kami noon at napakabilis noon. Tumigil lamang po yung hayop nung meron po kaming nakasalubong na tricycle na amin nga pong pinara, at sa kabutihang palad ay pinasakay naman po kami nito. Maging yung driver po, napansin kong palingon-lingon din, at napatanong po ito sa amin kung guni-guni lang daw ba niya o talagang meron ngang kakaibang hayop na humahabol sa amin. Napatango naman po kami noon habang humahangos at tinahabol yung aming mga hininga, at sinabi po namin na meron ngang humahabol sa amin na hayop na isang ang aswang. Ang sabi pa ng driver, hindi na raw bago sa kanya yon, sa matagal na niyang pamamasada ng tricycle sa lugar na iyon. Kung hindi lang daw kami mga dayo, ay hindi niya kami ihahatid. Pero naawa rin daw siya sa amin, lalo at baka mapahama kami kung hindi niya kami pasakayin. Pagkatapos po noon ay nakauwi naman po kami ng ligtas, at nangako po kami na hinding-hindi na babalik sa lugar na iyon. Sinabi ko po yun kay tatay, at pinagalitan po niya ako ng gabi na yon, at paulit-ulit po niyang sinabi na sa susunod, maniwala na lang ako sa kanyang mga pinapayo at huwag nang magmatigas pa ng ulo. Ito po yung kwento namin. Hindi ko na rin po ito pahahabain pa. Ito po yung kwento namin, at maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Paalam. Magandang araw sa inyong lahat, at sa lahat ng bumubuo sa inyong channel. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Cheska. Nagtatrabaho ako bilang isang sales lady dito sa Camarines. Palagi po akong nakikinig sa inyong channel tuwing nakakauwi na ako sa bahay at nagpapahinga. Kaya naman, nainganyo rin po ako na ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ama na tawagin nating Tonyo. Tunay po niya itong palayaw. Ikukwento ko po sa inyo yung tungkol sa kanyang naging karanasan sa kababalaghan noong binata pa lamang ito. Minsan na rin po kasi akong naabutan ng aking ama na pinapakinggan ang inyong mga kwentong kababalaghan sa inyong channel. Kaya naman simula po nun, palagi na niya akong inaayang makinig ng mga kababalaghan tuwing gabi matapos naming maghapunan. Isang gabi habang nagpapahinga at nakikinig kami sa channel ninyo, sinabi ko sa kanya na nais kong ibahagi sa inyo yung kanyang naging karanasan. Hindi naman po nagpatumpik-tumpik itong aking ama, at agaran po itong pumayag. Anya pa, nangyari daw yung kanyang karanasan taong 1997, at noong mga panahon na iyon ay binata pa lamang siya, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang maglalako ng isda. Bali, nangyari po ito sa lalawigan ng Kabisayaan kung saan po ito naninirahan noon. Malayo sa Kabiasnan ang baryong tinitirahan ng aking ama, kung kaya't mahigit isang oras ang kanyang lalakbayin gamit ang bisikleta palabas ng baryo.
Tapos meron siyang madadaan ng mahabang palikulikong daanan at walang kabahayan. Pawang nagtataas ang mga puno ng kahoy lamang at makakapal na mga talahiban ang tanging nakatayo sa gilid ng daanan. Maglalakbay pa siya ng mahigit 20 minutos bago marating ang bagsakan ng mga preskong isda. Kaya ako po nabanggit ang mga yan sa kadahilan ng may kinalaman po dito yung buong pangyayaring ibabahagi ko sa inyo. Isang beses, katatapos lang po ni tatay na maglaku ng mga isda sa may karatig baryo, nang may lumapit sa kanyang matandang babae. Bago pa man siya makasakay sa kanyang bisikleta, ay bigla na po siya nitong kinalabit sa kanyang balikat. Ah, kayo po pala, manang. Ano pong kailangan ninyo? Bibili po ba kayo ng isda? Tanong pa raw niya sa matanda ng kanya iyong lingunin. Tumango naman yung matanda at naglabas raw po ito ng papel na pera. Nakaramdam ng awa yung tatay ko sa matanda. Dahil nung tignan niya ang pera nito, ay meron na raw mga punit at para bang hinugot pa yon ng matanda sa baol. Libre ko na po itong isda, manang. Huwag na po ninyong bayaran. Okay lang. Nakangiting wika pa raw ng tatay ko sa matanda. Nakita naman niya na ngumisi yung matanda at pagkaabot niya ng isda, ay agad raw itong nagpasalamat. Pagkatapos ay muli siyang tinapik sa balikat ng tatlong beses. Medyo nagtaka naman yung tatay ko pero binaliwala lang niya. Nung makalis na nga rin yung matanda at nakalayo na rin doon, lumapit sa kanya yung isang babaeng hindi naman gaanong katandaan at sinabihan daw siya nito na huwag nang lumapit doon sa matandang bumili sa kanya ng isda dahil bantog raw na aswang sa kanilang baryo yung matanda na iyon at naninirahan daw yung matanda na iyon malapit sa may kagubatan. Wika pa raw ng babae na lumapit sa kanya. Grabe naman po kayo, manang. Hindi naman po yata totoo yung mga sinabi ninyo. Wika naman daw ng aking ama. Dahil ayon sa kanya, mas mukha pa nga raw aswang yung babaeng lumapit sa kanya kaysa doon sa matandang pinagsabihan nitong aswang. Paano ba naman kasi, bukod sa punit daw yung laylayan ng damit ng babaeng yon, buhagag pa raw yung buhok at mukhang bagong gising pa na hindi man lang nakapagsuklay bago lumabas ng kanilang bahay. At meron pa raw bahid na uling sa kanyang mukha na parang amoy paksiw din. Kaya hindi raw talaga siya nagtiwala doon sa sinabi ng ale sa kanya. Hindi naman po nang huhusga yung tatay ko, ah. Pero yun raw po talaga yung totoo. Kaya naman nung sabihin daw ng ale na bantog na aswang yung matanda, talagang natawa na lang daw yung tatay ko. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta pinagsabihan na kita na huwag nang lumapit doon sa matandang binigyan mo kanina ng isda. At baka mamaya, ikaw na yung sunod na punteryahin ng matanda na yon. Wika pa raw ng babae sa kanya. Ah, sige po, tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Tugon na lang daw ni tatay sa babaeng yon. At matapos nga niyang sabihin yon, kagad na rin daw siyang umalis sa baryo na yon. At dahil kakaunti na lamang yung kanyang paninda, naisipan na lang din daw ni tatay na iuwi na yon. Nang sa ganon ay meron nga silang maulam kinagabihan. Kaya naman hindi na nga niya nilaku pa yung panindang isda at sa halip ay umuwi na lamang daw siya. Nang makauwi na nga siya ay naabutan niya ang kanyang inang nagluluto. Tamang-tama po pala yung uwi ko, Nay. May natira pa po akong isda dito. Ito na lamang po yung ulamin natin sa hapunan. Wika pa raw ng aking ama at dinala na nga niya yung isda sa may kusina. Ako na po yung maghuhugas ng isda, Nay. Ikaw na lang po yung magluto. Dagdag pa raw niyang wika. Tumango naman ang kanyang ina at sinabing ilagay niya lang sa lalagyan pag natapos na niyang linisan yon. Kagad na nga nag-umpisa yung tatay ko na linisin yung isda.
Habang naglilinis raw siya, unti-unti raw siyang nakakaramdam ng pamimigat ng kanyang balikat. Ang sabi niya pa, pakiramdam niya ay parang nagbuhat siya ng isang sakong bigas sa kanyang balikat. Dahil ngalay na ngalay daw yon na parang hinampas ng tabla ang kanyang likod. Gawa ng napakasakit umano yon na hindi niya mawari kung bakit. O anak, ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bungad na tanong pa ng kanyang ina nang muli na itong makapasok sa kusina. Hindi ko po alam, Nay. Bigla na lamang pong sumama yung pakiramdam ko. Tugon naman daw ni tatay. Kinuha naman ng kanyang ina ang nililinis niyang isda. At siya na nga raw yung magtatapos sa paglilinis para makapagpahinga na rin yung tatay ko sa kanyang silid. At tatawagin na lamang siya kapag kakain na. Agad nga niyang binigay sa kanyang ina yung mga isda at naghugas na raw siya ng kanyang kamay. Tapos ay lulugulugong pumunta na sa kanyang higaan. Hindi talaga niya mawari kung bakit bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam gayong hindi naman siya naulanan. Ipinilit na lamang niya na ipikit ang kanyang mga mata nang sa ganoon ay makatulog na siya at mawala na ang sama ng kanyang pakiramdam. Hindi naman naglaon ay nakatulog nga po ito. Hindi na siya ginising pa ng kanyang ina. Nakita kasi nito na tuloy-tuloy na ang kanyang pagtulog. Ang ginawa na lamang ng kanyang ina, ipinagtabi siya ng pagkain at tinakpan sa mesa. Nang sa ganoon, kapag nagising ito, kahit hating gabi na o anumang oras, ay kakain na lamang ito. Hindi nga nagkamali yung kanyang ina dahil nung sumapit na yung hating gabi, ay nagising nga po ito. Pagkagising niya, ay marahan siyang bumangon at tinungo yung kusina at naghanap na nga ng pagkain. Maya-maya pa, nung kumakain na siya, ay panaka-naka siyang nakakarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya malaman kung angil ba ng aso o ingay ng baboy na animoy humahagok. May mga naririnig na rin siyang kumukot-kot sa kanilang dingding sa may kusina. Pero dahil sa masama pa rin ang kanyang pakiramdam, ay hindi na lamang nito pinansin pa yung kung anumang nag-iingay sa labas ng kanilang bahay. Salip, bumalik na lamang siya sa kanyang silid matapos kumain at muling ang natulog. Nung sumapit na yung madaling araw, agad na siyang nagising at pupungas-pungas na bumangon bagamat masama pa rin yung kanyang pakiramdam. Pero kinailangan niyang bumangon dahil meron pa nga siyang trabahong gagawin. Tinungo niya ang kusina para makapagkape. Nang matapos na nga itong magkape, agara na siyang umalis lula ng kanyang bisikleta habang binabagtas niya ang kalsada papunta sa may pamilihan. Ay napapatingin nga siya sa gilid ng daan. Mga pasado alas 3 pa lang ng madaling araw ng mga oras na yon. Kung kaya't bibihira lamang na meron siyang mga makakasalubong. Kung meron mang makasalubong, marahil nang gagaling rin sa pamilihan ng mga preskong isda ang mga yon. Dahil sa tipikal na probinsya pa lang talaga noon yung tirahan nila, kaya talagang maagang nagigising yung mga tao. At marami rin kasing nagbebenta ng isda na humahango ng maaga pa sa palengke. Sa paglipas pa ng mga minuto, nakarating na nga siya sa may pamilihan. Nagmamadali na siyang namili ng mga preskong isda. Dahil sa ganon pong oras, medyo alanganin na. Kailangan na niyang makauwi kaagad para maiayos na ang mga isda at mailako niya sa mga karatig baryo ng maagang maaga pa. Matapos po niyang mamili, agara na nga siyang naglakbay pa uwi. Habang pa uwi na nga ito,
Napakalamig umano ng simoy ng hangin at napakadilim ng daanan. Dahil madaling araw pa lang, mabuti na lamang at malakas yung ilaw ng kanyang flashlight. Kaya klarong-klaro naman niyang nakikita yung daanan. Ilang sandali pa, nakita niya ang kababaryong si Mang Erning. Nakabisikleta rin ito gaya niya at galing rin daw sa pamilihan. Mang Erning, sabay na po tayo. Tawag pa raw niya sa matanda at nagmamadali na ngang magpadyak. Mabuti na lang at naabutan ko kayo. Ngiti raw niyang wika sa matanda nang makalapit na ito. Ah, ikaw pala, Tonyo. Mabuti naman at naabutan mo pa ako. Anya pa ni Mang Erning at sandaling nilingon yung aking ama. Nakangiti namang tumugon yung aking ama. At habang binabaybay nga nila yung daanan, panay ang kanilang pagkukwentuhan. Noong pababa na sila sa palikulikong daanan, may nakita yung aking ama na naglalakad na matandang babae at nag-iisa raw itong naglalakad. Kahit na nakatalikod yung matanda, nababatid niyang ito yung matandang babae na naninirahan sa may karatig baryo na napagbentahan nga niya ng isda kahapon lang. Ito yung sinasabi nung ali na bantog umano na aswang. Hindi na lamang niya pinansin pa yung matanda. Gawa nang sa tingin niya ay hindi yun napapansin ni Mang Erning. Dahil dire-diretso lamang yung matanda sa pagbibisikleta. At ni tignan nga nito yung matandang babaeng naglalakad ay hindi nga raw nito ginawa. Subalit nang lingunin raw niya yung matandang naglalakad. Ganun na lamang yung takot na naramdaman ng aking ama. Nang makita niya yung matanda na nasa kanyang likuran na at akmang hahawak raw ito sa kanyang balikat. Siyempre, nagtaka yung tatay ko dahil nilampasan na niya yung matanda eh. Parang napakabilis daw talaga nitong kumilos na nasa likuran ulit ito ng tatay ko. Nanlaki raw yung kanyang mga mata nang biglang bumuhaghag yung buhok ng matanda at nalilisik na ang kanyang mga matang nagbabaga. Kaya naman, binilisan daw ni tatay yung kanyang pagpapatakbo ng bisikleta. Na halos paliparin na nga niya yon sa grabing bilis. Mang Erning, tulong! Tulungan niyo ako, Mang Erning! Sigaw pa raw niya na humihingi ng tulong sa matanda dahil medyo nauna ng araw ito. Dahil binilisan din daw ni Mang Erning yung kanyang pagpapadyak habang sandali namang bumagal yung aking ama dahil nga sa kanyang mga nakita. Mas kinagulat daw ng tatay ko nung bigla na ring sumigaw si Mang Erning na bilisan lamang niya yung pagpapatakbo ng bisikleta at wag nang lumingon pa. Yun naman yung ginawa ng aking ama. Lalo nga raw niyang binilisan yung pagpapatakbo ng bisikleta. Ramdam na ramdam niya yung labis-labis na takot sa kanyang sarili. At halos tagaktak na rin yung kanyang pawis noon. At nakakarinig na rin daw sila ni Mang Erning ng isang nakakakilabot na huni ng ibon na aakalain mong uwak. Pero pati raw yung tunog ng pagaspas noon, talagang malinaw nilang naririnig na ani mo yung may kalakihan talaga yon. Pero pinipilit lamang nila na wag nang lingunin pa. Mabuti na lamang at noong papaliko na sila ay may biglang bumusina ng napakalakas. Magkakasunod raw yung pagbubusina ng malaking sasakyan habang binabagtas ang kabilang daan. Na ani mo'y may nakita yung hindi ka nais-nais mula sa likuran nila tatay. Maya-maya naman ay unti-unti nang naramdaman ng aking ama na nawala na yung kakaibang presensya na nakasunod sa kanila. Kagad nga raw na huminto yung sasakyan at dali-daling lumabas yung driver. Pati na rin yung isa pa nitong kasama. Kaya huminto na nga rin daw sila Mang Erning at yung tatay ko at napabuntong hininga. Boss, okay lang ba kayo?
Ano bang klaseng ibon yung umahabol sa inyo? Nakita namin eh. Napakalaki. Ibon ba talaga yon? Kakaiba eh. Kinikilabutan nga ako eh. Bulalas pang tanong ng driver. Bitbit yung pamalong bakal. Na talagang naisip na rin niya yon dahil sa kanyang nakita. Alam niyang hindi na yon ordinaryo. Kahit yung isa nitong kasama, nakita rin daw yon. At ang sabi pa nito, mukha raw yung aswang. Kaya doon na nga kinilabutan lalo yung aking ama, at napatango naman daw siya habang patuloy pa rin sa tagaktak yung pawis. Aswang yon. Aswang yung humahabol. Maraming salamat talaga at nagkataong dumaan kayo. Kilala ko yun eh. Kaya nga hindi na ako lumingon o kahit tumingin man lang sa matanda na naglalakad. Dahil kilala ko na siya yung bantog na aswang. Wika pa raw ni Mang Irning. Ang tanging narinig na lang daw nila noon ay yung napakalakas na huni ng wakwak, hanggang sa unti-unti raw nila yung naririnig na papalayo, na parang natakot dahil nga meron na ring ibang mga tao roon. Laking pasalamat daw nila tatay doon sa driver na yon, dahil kung hindi nila ito nakasalubong, malamang baka dinumog na raw sila ni Mang Irning ng aswang na yon na humahabol sa kanila. At kung mamalasin pa, baka dagitin daw sila. O isa nga sa kanila ni Mang Irning, yung mapahamak. Noong makauwi na nga sila, dinala daw siya ni Mang Irning sa manggagamot, dahil siya talaga yung punteriya kanina pa. Dahil duda nga sila na yung tatay ko talaga yung pinupunteriya ng aswang na yon. Nang suriin nga raw siya ng manggagamot, nalaman niyang minarkahan siya ng aswang na yon. Nung pinagbentahan niya ito ng isda, hinawak-hawakan raw kasi ng ilang ulit sa balikat yung tatay ko. Kapag ganun daw, parte daw yon ang pamamaraan ng mga aswang kung saan minamarkahan nila yung kanilang gustong punteryahin. Ayon pa daw sa arbolaryo, may mga aswang daw talaga na ganun, walang pinipili. Meron naman daw na mga sanggol at bata lamang yung pinupunteriya. Nagpalipadhangin na pala yung aswang na yon at minarkahan na pala yung tatay ko. Ang sabi pa ng albularyo, malamang yung pagtapik daw nito sa balikat at pagbati sa aking ama ay paraan na raw niya para magawa yung kanyang pinaplano. Doon na nga napaamin yung tatay ko sa kanyang sarili na tama talaga yung sinabi ng ali nung pinagbantaan siya nito tungkol doon sa matanda. Medyo nagsisiraw noon yung tatay ko dahil pinagtawanan pa niya yung ali. Kahit halata naman, naggusto lang nitong tumulong. Totoo pala talaga yung lahat ng mga sinabi nito tungkol doon sa matanda. Ang sabi pa raw ng manggagamot, huwag na kayong mag-alala. Ako na yung bahalang magbigay ng parusa sa aswang na yon. Mamamatay yon kung ayaw niyang umalis sa lugar na ito. Wika pa raw ng manggagamot na seryoso raw ito, na parang gusto ng araw nitong paalisin sa baryo yung matanda na yon. Matapos raw gamutin yung tatay ko, hindi na nga raw siya nagawi doon sa may karatig baryo, at hindi na rin daw niya muling nakita yung aswang na yon. Pero hindi makakalimutan ng tatay ko yung lahat ng mga nangyari sa kanyang naranasan. Dito ko na nga rin tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa inyong lahat na mga makikinig dito. At maraming salamat din Sir Dan sa pagkakataon na ito. Paalam.